Gusto mo bang malaman kung saan naka-login yung Google account mo? At paano hanapin yung nawala mong device? So yun guys, welcome to my channel. So bagong tutorial na naman, ituturo ko po sa inyo kung paano, saan, bakit at anong gagawin para masagot lahat ng tanong nyo. So simulan na natin. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun guys, bago natin simulan ang lahat, so shoutout muna kay Alupin Rich, mabubusog kayo sa channel niya, kay Janmar Charisma, maaliw kayo sa mga videos niya, at sa 411 subscribers ko, thank you po sa inyong lahat. So yun guys, ituturo ko na po sa inyo kung paano mo malalaman na yung Google account mo nakalagin pala sa ibang phone, or paano mo hanapin yung nawala mong device. So yun guys, so punta lang po tayo sa Google Apps natin. Ayun, so pindutin nyo lang po yung bilog na nasa taas. Ayun, makikita nyo dyan sa screen nyo. Ayun, so may nakasulat dyan, manage your Google account. Tapos sa baba, may nakasulat add another account. So kung wala pa po kayong account or iba yung account dyan, pwede nyo palitan add another account or pwede kayo mag-create ng bago. So pindutin nyo lang natin add another account kung gusto nyo palitan. So verify it's you. So fingerprint, kung fingerprint gamit nyo sa phone nyo. Kung hindi fingerprint, change verification method. So either passcode or pattern, sa akin kasi passcode, so type ko lang passcode ko dyan. Okay, tapos yan, so magbukas na siya. So enter nyo lang yung email nyo na gusto nyong gamitin dyan, or create account. So kung palitan nyo ng email, lagay nyo lang dyan, tapos create account kung gusto mong maggawa ng bago. So for myself, to manage my business. So mamili kayo lang sa dalawa kung anong gusto nyo po dyan sa dalawa na yan. So kung may napili na po kayo, no, gumawa na po kayo ng bagong account, or pinalitan nyo na yung account na yan, so punta lang po kayo sa manage your Google account. So pindutin nyo lang yan. Yan. Okay, mapapansin nyo dyan, may home, may personal info, date, and personalization, security, people and sharing, and payments and subscription. So punta lang po tayo diretso sa security. Okay, so mapansin nyo sa security ko, may security issues found. So may dalawa siyang found na security issues, o may nakalagay siyang 1 dyan, so nakadilaw siya. So ibig sabihin may issue siya. So buksan mo lang secure account, pindutin mo lang yan, tapos ayun, makikita mo to open issues. So pindutin mo lang yan kasi nakadilaw siya, dapat naka green yan. Yun, so makikita nyo, confirm your recovery email. So Google can use this email address if you get locked. Oh, so yes, confirm nyo lang kung gusto nyo yan, tapos no update kung ayaw nyo. So dito din, may confirm your recovery phone. So kung ganun din mangyari, phone number yung i-ano nila sa inyo. So yes, confirm din or no update, o pag ayaw nyo. Sa akin, i-confirm ko lahat. Okay, so mapansin nyo, naka-green na siya. So ibig sabihin, okay na siya, so wala na siyang issue. Yan, so naka-green na siya yung account ko. Okay, so punta lang po tayo dyan sa baba. Yan, makikita nyo may signing to Google, tapos may password. So pwede nyo po palitan yung password nyo dyan. So kung may ibang nakaalam sa password nyo, sa Google password nyo, pwede nyo palitan dyan para hindi na nila magamit yung password mo. So punta lang po kayo sa change, may sa password, then pindutin nyo lang continue. So use your screen lock or fingerprint or passcode. So kung anong ginamit nyo, enter nyo lang dyan. Yan. So tapos type nyo yung bago nyong password, at saka i-confirm nyo lang kapag natapos na. So yan. So pindutin nyo lang change password kung gano'n, para hindi na nila mabuksan kung na-open man sa iba. Yan. So punta tayo sa baba. So mapansin nyo, new po yun, use your phone to sign in, sa akin naka-on yan. Okay, so punta tayo dito sa pinakababa. Okay, so mapansin nyo your device, so yung Google account ko nakalagin siya sa tatlong device. So mapansin nyo yan, so tatlong device yung nakalagin sa Google account ko. So kung hindi nyo alam bakit nakalagin dyan, so pwede nyo yung tanggalin yung mga device na yan. Bakit nakalagin yan dyan? Tapos yung iba binigay nyo na, nakalagin pa rin yung Google account nyo. So ang gawin nyo lang dyan, paano tanggalin yan? Paano tanggalin mo? So fine, dito tayo sa manage device. Ayan sa baba, manage device mo. Yan, makikita mo na. So yun, dyan makikita mo yung mga tatlong nakalagin sa
Google account ko. So ang gawin mo lang, pag gusto mo nang tanggalin yan or gusto mong i-report yan kasi di yan sa'yo, so more details mo lang, pindutin mo lang yung more details kasi hindi mo alam sino nakalagin dyan, wala kang alam dyan, or no, wala yung phone mo, or binigay mo na yung phone mo, so pindutin mo lang yung more details. Yeah, so pindutin natin more details, tapos makikita nyo dyan may sign out, find device, or post, or don't recognize this device. So mapapansin nyo dyan, may tatlo siyang option dyan kung anong gusto mong gawin sa device na yan kasi naka-open yung Google account mo. So pindutin mo lang yung find my device kung gusto mong hanapin, or find this device, find device kung saan nakalagin yung or saan ngayon yung phone na yan. So ako andito ako sa Saudi, so pindutin ko lang yan, yan, find device. So kailangan nyo mag sign in ulit or i-type nyo yung password nyo or yung screen lock nyo or yung fingerprint nyo or anong ginamit nyo, so kundin nyo lang tapos verify yun. So type ko lang yung passcode ko kasi passcode yung gamit ko. Ayun, so makikita nyo dyan yun, find your phone, yun nakikita nyo, Saudi Arabia din, so Riyadh din siya, so ako Riyadh din ako. Tapos ang gawin mo lang dyan, hanapin mo. Okay, makita nyo rin sa baba, meron siyang next step dyan kung anong gawin mo. Lock your phone, try calling your phone, sign out on your phone, reach out to your carrier, and consider erasing your device. So may option din siya dyan kung anong action gawin nyo. So kunyari, locate natin yung phone. Okay, so yan, so makikita natin nandyan siya sa Riyadh din, Saudi Arabia. So Riyadh din ako, Saudi Arabia, kasi naka-open yan sa girlfriend ko. So pwede din kayo mag-download ng My Device app from Play Store. So i-drop ko yung link sa baba para mabilis nyo lang ma-download. So yan, so andyan siya sa Riyadh pala, naka-open siya. So hindi ko i-remove yan kasi may authorize yan sa akin na buksan niya yung Google account ko. So yan, makikita nyo. Tapos kung yung phone nyo naman nawala, so pindutin nyo lang yung find a lost device. So yan, pindutin nyo yung find a lost device. So sign in kayo ulit or i-type nyo ulit yung passcode nyo, pattern, or anong gamit nyo, fingerprint. So yan, so passcode sa akin. So mapansin nyo rin, halos same lang sila sa action na makikita mo kanina. So yun, so yun yung kunyari nawala yung phone ko na A50 na yan, nawala, so nakalagin sa ibang ano yan, or na ninakaw ng ibang tao yan, so pwede ko mahanap kung saan siya ngayon. So yun, locate mo rin, so same procedure lang sa kanina yung pinakita ko po sa inyo kanina. So pwede nyong i-lock yung phone or anong gagawin nyo sa phone na yan para hindi na siya mag-activate. Okay, so yun, makikita nyo po dyan. So sana nakakatulong po ako sa inyo at sana may natutunan po ako kayo sa tutorial ko na to na ginawa ko para sa inyo. Thank you for watching, please subscribe, hit the notification bell, like, share, and comment below. Thank you.